At sobrang init na nga, nag-brown out pa sa ilang lugar na siniservisyo na Meralco. At ayon sa Meralco, may iba pang mga lugar na tatamaan ng mga brownout hanggang sa Sabado. At yan ay dahil sa kanilang tinatawag na maintenance activity sa pagkukumpuni. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pasado na stress ng hapon, nakaranas ng brownout ang mga residente ng Solano Street hanggang Mendiola sa Maynila kanina. Dahil walang kuryente at hindi mapaandar ang electric fan, tagaktak tuloy ang pawis ng mga residente. Ang ilan tuloy, bukod sa init ng panahon, uminit din ang ulo. Nawawala ng customer dito sa shop. Yun na. Walang kuryente. Mainit saka walang income. Ayon sa Meralco, ang brownout ay dahil sa kanilang scheduled maintenance activities. Sa Maynila halimbawa, kailangan palitan ng isang bulok na poste. Kailangan daw patayin ang linya ng kuryente habang nagkukumpuni. Yung mga scheduled na mga interruptions, and we advise our customers beforehand na may magaganap ng mga ganitong interruptions. Kailangan masiguro natin na nasa mataas na level yung ating serbisyong binibigay sa ating mga customers, at isa na para masiguro yan ay yung ma-strengthen yung ating facilities. No? Apektado rin ng brownout ang ilang bahagi ng Maynila, kabilang ang Sampaloc, Quiapo, Malate at San Miguel. Ngayong gabi naman at bukas, pansamantalang mawawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Bukawi at Marilao sa Bulacan sa pagitan ng 11:30 ng gabi hanggang 12:30 ng madaling araw para bigyan daan ng paglipat ng Meralco facilities matapos maapektuhan ng road widening ang kanilang mga gamit. Tatagal hanggang Sabado ang scheduled maintenance ng Meralco sa iba't ibang lugar na kanilang pinagsaservisyuhan. Payo ng kumpanya sa kanilang mga customers, siguruhin naka-off ang mga ilaw at appliances sa oras ng pagkukumpuni. Pinapublish namin ito every Friday, no, sa mga pahayagan. Gayon din meron din kaming Twitter account kung saan ini-indicate yung mga areas na magkakaroon ng interruptions. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.